Nasa linya po natin si Transportation Secretary June Abaya. Secretary Abaya, magandang hapon po. Ay, magandang hapon, Jiggy. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Opo. Secretary, kumusta po yung naging pagsakay nyo kanina sa MRT? Well, okay naman, Jiggy. Wala namang ibang expectation except yung makarating ako mula dito sa Ortigas Station na pinapalapit sa opisina namin hanggang umabot ako sa May Trinoma at na-inspect namin yung MRT3 depot. Ganun din na ipinakita sa akin yung distansya ng mga common station. So yun naman na wala namang naging aberya, maayos naman yung aming paglakad, so okay lang naman. Apo, syempre, Secretary, dahil uso po yung salitang challenge sa mga panahong ito, ang challenge po ng mga commuter na nag-react at nakakita po sa pagsakay nyo, subukan nyo po yung mahabang pila at mahirap na sitwasyon. Ano pong masasabi nyo rito? Ay, walang problema sa akin, Jiggy. Dahil dati naman ako nakagamit ng MRT3 minsan-minsan at sanay naman ako sa pila. Hanapan ko lang ng oras, no? Most likely baka sa gabi dahil nag-aatid ako ng mga anak ko sa umaga. So hindi ko kaya yung umaga. But hanapan ko ng oras yon at gagawin ko ng walang media, walang maliwanag na ilaw. At in my own quiet, personal, low-key way, I'll do it. Apo, at sa problema pong kinakaharap nitong MRT, napakarami pong problema. Halos araw-araw may aberya na napapabalita. Ano po ba talaga yung kabuang programa o plano ng DOTC para dito? Well, dito, Jiggy, no? Ang MRT3 natin ay due na rin for mga overhaul. Ang tren, ito ay 15 years old. Unang-una kulang ang mga bagon natin kaya at ang ating pamalan ay nag-decide na bumili ng 84 na bagong bagon. Dapat nga itong desisyon na to ay dapat ginawa years ago. Maski pa paano walang bumili, at least tayo nag-exercise tayo ng political will at dibdib maski na tiyaro para bilhin ito dahil obvious na kailangan na. Pinoprocure din namin ang signaling system nito para ma-install na kaagad early first quarter of next year. May power upgrade din kaming ginagawa, magpapalit din kami ng relays. So lahat po to ay ginagawa para ma-improve ang services ng MRT3. Opo, at gaano katagal po itong panahon na hintayin po ng mga sumasakay po sa MRT? Well, ito na nabanggit ko yung signaling system, siguro first quarter of next year. Yung 84 na bagong bagon, yung prototype ay darating middle of next year. Dahil sabi ko nga, hindi naman tricycle lang itong binibili natin, no, na kapag may pera ka, araw mismo yun ay mauwi mo na. Ito ay minamanufacture at custom built. Dadalhin dito, iti-check. Once i-approve yung prototype ay ila 3 o 4 kada buwan ay i-deliver na po nila. So hopefully, karamihan nito ay ma-deliver na dito sa atin at mapatakbo natin bago magtapos ang termino ng ating Pangulo. Yung rail replacement, overhaul, upgrade ng power system, nag-usap na kami ng DBM ay kung pwede namin maumpisan itong taon na ito ay gagawin na po namin. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon si Transportation Secretary June Abaya. Maraming po salamat. Salamat, Jiggy. Salamat sa pagkakataon magpaliwanag. Salamat po.